Bukas naman. Paano nyo tinatawid yung mga shooting nyo na puro tawanan? Paano yung proseso nyo para maalis yung tawanan na yun at magtuloy-tuloy yung shooting nyo? Okay, simulan natin naman kay Ryan Bang. Ryan Bang, paano ba natin yan? Minamanage yung fun side ng shoot natin sa pagiging serious na, na kailangan nating magmadali. Oo. At yun ang mga eksena. Ryan? Ako po sa eksena, hindi po ako nagpapatawa. Serious po ako. Pero natatawa po siya, hindi ko alam bakit. Oh, grabe. Actor ka lang, actor. Seryoso po talaga ako sa character ko. Seryoso po ako sa linya ko. Pero hindi ko alam. Yung isang cameraman, gumagano ni. Kaya nag-take to take three. Kasi umaalog. Tawa ng tawa, umaalog yung camera. Umaalog yung camera kasi sa sobrang nakakatawa daw po ako. Pero panoorin nyo na lang po sa movie. Kung totoo o hindi. Oh, pero nasanay naman po ako kay Kuya Bong na siyempre sa araw-araw yung pagpapatawa niya. Pero iba yung joke niya, iba yung bitaw niya sa movie. Kaya nabilip talaga ako lalo kay Kuya Bong. At dugtungan ko na lang, baka kasi ito lang pakakataon ako magsalita. Eh, wala na yan ako chance. At dugtungan ko na lang, pangarap ko po talaga sa buong buhay ko na kung kahit pagdating ng araw, babalik man ako sa Korea o pagdating ng araw, mawala naman po ako. Gusto ko sa career ko po, maging sidekick ni Bong Navarro. Gusto ko talaga magkasama sa movie kay Kuya Bong. Kaya sobra po ako, salamat kay Lord at salamat ako lahat ng bumubuo ng Sineko. Saan ang bumubuo ng sine ko, marami salamat. Binigay niyo po ako pagkakataon para magkasama ko yung Kuya Bong. Na pangarap ko po talaga kasi maging sidekick ni Kuya Bong eh. So natupad po yung pangarap ko kaya marami salamat. Kaya po ginalingan ko po. Kaya yung cameraman umaalog yung camera. Kaya thank you so much. Salamat, Ryan. Thank you po. Next. Ryan. Ito naman wits. Ah. Si Ryan, siya yung lumaking ulo eh. Hindi si Kuya Bong eh. Oh. Literal. Literal. Forget, lumayo ka sa akin. Bunga nga mo ha. Natupad na pangarap ni Ryan. Pwede na siya bumalik daw Korea. Uwi na. Forget, hindi mo na ako kasama tuwing Thursday. Rich, kanyang ka magsalita. Grabe ka. Hindi, namimiss lang kita. I miss you. You know. Eh, pahabol ka pa. Yun nga eh, medyo yung character ko kasi dito sa Mangkepweng, seryoso siya eh, hindi siya tumatawa. Eh, sobrang, yun nga, pigil na pigil ako, nanonood lang ako sa kanila. Tapos, samahan mo pa ng si Kuya Benji Paras. Ay, nako, wasak na wasak. Eh, merong isang eksena, hindi ko alam. Buti hindi nag-take to si Direk. Pero ganun-ganun na itsura ko kasi pigil na pigil talaga ako. Saka ang nakakatuwa pa kay Direk, go lang siya kasi 'di ba ang comedy mas maganda yung ganun, mas maganda may ad-lib at hindi siya mukhang aspect talaga. Kaya nakakatuwa naman na mabait naman yung director namin. Pinapayagan kaming lahat sa mga inputs lalo na ang daming inputs ng cast na po. Sobrang taba na mga nagsisisi na ako, Ritz. Ayun po, sana magtuloy-tuloy yung ganitong kasiyahan at kailangan natin to sa pandemic sa nangyayari ngayon at kailangan nating manood ng nakakatawa. Yes. Marco, meron ka pa bang kay Quiz Joros? Joros? Ano yung tanong ulit? Nawala ako kay Ryan Bang eh. Paano yung ginagawa mo ko pagka tawang-tawa na kayo sa set? Paano yung proseso mo para maalis yung... Alfred yan eh. Totoo. Kapag yun sa amin kasi sa ano dahil... Mali yung question mo, Marco. Siya yung promotor eh. Hindi ano naman, siyempre yung kailangan natin pa rin maging professional at ibabalik pa rin natin sa istorya yung ano yung mga tao. Eh ang style kasi dito, syempre papasayahin natin sila, matatawa sila, pero
kailangan, kuwari ako bilang kontrabida, ipaparamdam ko pa rin yung pagkakontrabida ko. Hindi pwedeng lalaruin ko yung ano. Mm-hmm. Kaya ang style na ginagawa ko, hindi ko, seryoso pa rin ako dito kahit minsan kalokohan yung ginagawa. Hindi ako bibitaw sa character ko na seryoso na laging galit. So, kasi kapag ganun, masyadong magmumukhang ano, masyado nang namin nilalaro. Siyempre professional at ang aming director ay isa sa pinakamagaling pagdating sa action at comedy. Napaka-professional. Patience, at, pagdating sa patience. At siyempre dahil si Bong eh, sa kanya rin ako nagsimula nung bata pa ako noon. Uy, so, bata ka pa rin naman ngayon na. Ayun naman yung ano. Yeah. Kaya nga nung bata pa rin ako ngayon eh talagang ano, talagang happy naman ako dahil lahat, actually kahit si Ryan Bang natatawid niya yung mga eksena dahil si Bong naman din igaguide din naman lahat eh. Hindi naman tayo maglalaro lang. Trabaho pa rin to and ang purpose na natin is magpatawa and siyempre, kapag natatawa tayo, sure tayo, matatawa rin sila. Pero, stick pa rin tayo sa story. Okay, thank you. For my last question, kay Miss Jacqueline. Yes? Paano ka po? Paano ka po sumasabay doon sa mga pagpapatawa nila? Ah. Effort na ginagawa mo. Siyempre, sinusunod ko na lang yung director tsaka yung script. Meron doon mga naiilang kang gawin pero masabay ka na lang. Ang cute ni Miss Jacqueline, promise. Palodin niyo to. Ang cute niya rin talaga. Sa akin si Joros. Si Joros, yung naging siya ako. Ah, yung sape. Alam kong yung sape, oo. Pero enjoy mo na lang sila eh. You know, they, you know, boys, they talk a lot, they say things na nagtatawanan, nagbibigay ng mga ideas and etc. Nanonood ka lang. Just watch them. Ako, yun. Pinapanood ko lang sila. Tapos, ginagawa ko lang din kung ano yung para sa akin. Medyo gumagawa rin naman tayo ng comedy. So, kaya naman. Ayun. Actually po, gustong-gusto ko yung way niyo ng pagkano eh. Inosente yung dating pero pag bumanat kayo, swak na swak yung mga patawa. Galing sa punchline niya. Yes, yes. So, yun po. Congrats everyone and thank you. Thank you for answering my questions. Thank you. Thank you, Marco. Thank you. Thank you. Alright. Maraming salamat. Dito naman tayo kay Irvin Santiago from Bandera. Irvin? Hi! Hi po! Hello. Yan, good evening. Ang tanong ko, tatay, para kay Ma'am Keps. Hello, Irvin. Keps. Parang nahihiya rin ako sa Ma'am Keps. MK ayan, na lang daw, MK. Yan, Bong, ang tanong ko lang, ano yung feeling na hindi mo makakalaban ngayon sina Vice Ganda, sina Bossing Big, sina Coco Martin? Mas ano yung feeling ngayon na ikaw yung front runner sa comedy ngayong MMF 2020? Yung pagiging, syempre, yung totoo, syempre, nabawas yung kaba ko, nawala yung kaba, konti. Kasi syempre, iba yung Vice, iba yung Bossing, iba yung Coco eh. Diba? Pag Film Fest, every year yan, nakikita mo sila, talagang banggaan yan talaga sa takilya. Kumbaga, kaya nga eh, kasi ngayon sabi ko nga, masaya eh, masaya kasi nga dahil nakapasok kami ang Mang Kepwing. Kaya lang andun nga yung konting lungkot kasi hindi nga tulad nung ina-expect natin na Film Fest. Ito yung makabago na ang i-enjoy na lang natin dito kung paano tayo papasok doon sa makabagong paraan at kung paano may enjoy pa rin ng tao na para silang nanonood sa totoong sinehan. Ang importante kasi dito ay kasama mo yung family mo eh. Para sa akin, basta para po sa akin, itong Mang Kepwing, binigay ko po yung best ko at binigay namin yung best naming lahat. Kaya sobrang saya ako. Nag-promise